Locate Paolo. Searching. Ayon sa World Health Organization, ang mga aksidente ng sakyan sa kalsada ang ika-anim na pinakakaraniwang sanhi ng kamatayan sa mga developing countries katulad ng Pilipinas. Ayon sa datos ng Metro Manila Development Authority o MMDA, umaabot sa halos 10 bus-related accidents ang nangyayari sa Kamaynilaan araw-araw. Ang mga statistikang ito, parang metro ng taxi kung pumalo. Sa aming bagong oras, sama-sama po tayong bumiyahe sa mga kalsada ng Pilipinas at tuntunin ang Killer Bus! Pataas ang araw. Pabilis na ng pabilis ang takbo ng buhay sa metropolis. Ang git-gita ng bawat isa, patindi na patindi. Tao sa tao, bus sa bus. Tao sa bus, bus sa tao. Ang iniisip lang ng lahat, ang mauna at makauna. Pero dahil sa gitgitan at unahang ito, ang nagiging kabayaran, buhay ng tao. Sino nga ba ang makakalimot sa mga nakakapangilabot na eksenang ito? Ang mag-inang ito, nahagip habang tumatawid sa kahabaan ng EDSA Buendia. Sa bahagi na ito ng EDSA, kuhang-kuha rin ang CCTV camera kung paano hagipin ang motor na ito. Sa sobrang bilis, tumumbok na ang bus na ito. Para bang walang kadala-dala ang mga insidenteng na i-record. Makipagkarirahan na sa lahat, wag lang sa Killer Bus. Sa benggit, napakalalim na bangin ang binagsakan ng bus na ito. Marami din ang nanghihinayang nang tapusin ng isang aksidente sa bus ang buhay ng beauty queen na si Melody Gersbach. Sa isang maling kambyo at nakalimutang brake, di mabilang na buhay ang walang habas na nagwakas. Saksi ang aming grupo sa mga walang pakundangang pagpapalipad ng ilang mga driver ng bus. Ang kukulit pa. Walang takot pang nangangarera na para bang hindi tatablan pag nadisgrasya. 15 minuto lang, nasa Cubao na kami mula sa TV5. Sa latest na ulat ng MMDA, umabot na sa 4,096 katao ang nasaktan, nasugatan at binawian ng buhay ng mga killer bus. Kabilang na sa listahang ito ang isang bank employee na si April. Ilang linggo nang nakalilipas, pero bakas pa rin sa mukha ng dalaga ang bangungot na dulot ng killer bus. Sumakay ako ng bus, tapos yung pagdating sa may condo, bumaba ako. Patawid na sana ako, tapat na ng kondo ko, yun doon yung bahay. Na to left. Ang di inaasahan ni April, ang bumubulusok na bus. Kaya ang idinungaw niyang mukha, salpok. So, sumilip lang ako ganyan. Pagsilip ko ng ganyan, headlights na kaagad. So, tinamaan na ako sa mukha. Tapos nun wala na akong alam kung ano nangyari afterwards. It will bring me one step closer to being normal. Dahil hindi siya pinayagan matingnan ng sarili sa salamin, walang kamalay-malay si April, muntik nang madurog ang kanyang mukha. Yung nanay ko nakita ko dito sa tabi, tinignan ko, tapos tumalikod. Pagdating ng kaibigan ko dun sa ospital, yung mukha din niya parang, alam mo yung parang worried. Tapos ako nakipagbiroan pa rin talaga ako kasi hindi ko talaga alam kung gano'ng ka-extensive yung damage sa akin. Ang mukha ni April, hindi lang malalaking sugat at pasa ang tinamo, kundi malulubhang fracture sa kaliwang mata, ilong, kanang pisngi, at noo. Kung hindi daw yan lalagyan ng titanium plates, lulubog yung cheekbone ko. And fractured, sobrang shattered din yung dito sa may eye socket ko. Na sabi nga nung doktor, after na operation, na kinakatakot nila baka daw tumusok na yung fracture sa mata ko. Thursday evening. Ang mas masakit para kay April, ang hindi man lang pag-contact sa kanila ng operator ng killer bus na dumali sa kanya. Ang damage sa pamilya ko, grabe. Stress din sila lahat. Ako, nahihiya na rin ako sa kanila. Ako, na-perwisyon na nila ako. Lahat kami, pinerwisyon na nila eh.
Ang karanasang ito ang humiwa sa kaluluwa ni April. I also have naman din my friends. Bira nga lang talaga ako sa bahay. I used to write. Although meron na mga computers na, pero I prefer writing with my left hand. Ngayon wala na eh. Ano pang gagawin ko? And then, I like to travel. Pero hindi ako makalakad. Mahirap for me kasi for someone so active na hirap na hirap nga lang maglakad ng ilang inches. Diba? Parang ang hirap. It's hard to come to terms with that. Parang huling hininga, pilit pa rin niya itong binubuo. I'd rather take this than enjoy it. Alam kong ganito but I hate this life. That's why I have to struggle to fight for normalcy again. That's why I'm optimistic kasi ginanito na nila ako eh. Magpapatalo pa ba ako ulit sa kanila? Ito na lang araw ang i-click mo para... Si April, desidido nang sa korte idederecho ang reklamo. Ang sa akin, it's more on them learning their lesson. Kasi kung ganun, isi-settle mo na lahat ng pera, diba ang dali lang sa'yo kumuha ng buhay eh. So para sa akin, dapat you have to learn your lesson. Sana ka I wish na sana our lawmakers would look into that bus company kasi dami na talaga namamatay sa mga buses eh. Sobrang grabe sila sa kalsada eh. So they really have to discipline these companies. Dahil ilang lives pa ba maruruin dahil sa kanila, dahil reckless sila. So sa kanila, wala pera lang yun. All in a day's work. It's not that easy. Sa mga ganitong kaso ng aksidente, karaniwang asunto ang tinatawag na reckless imprudence. Pero ang mga ganitong kaso, bailable o pwedeng piyansahan. At ang piyansa, umaabot lang ng 2,000 piso. Ang presidente ng Integrated Metro Bus Operators Association na si Ms. Claire De La Fuente, pinopromote pa na dalasan daw ng mga pasahero ang magsumbong. Mas maraming aksidente pag reckless ang driver mo, mas maraming aksidente pag nagsuswerve yung driver mo. Of course, we wanted, that's why, kung makikita mo yung mga buses sa likod nila, may nakalagay doon na house my driving. So siguro sipaga ng mga tao na mag-report about reckless drivers, you know? Kapag may mga gintong aksidente raw kasi, pati sa kanilang mga operators, malaking perwisyo. Para malaman ng mga operator kung talagang ginagawa nila ng mga drivers niya sa labas. Kasi hindi mo naman napapantayan ng paglabas niyan sa garahe, tapos na. Hindi mo na alam kung paano nila, kung minimishandle nila yung sasakyan mo. Para kay Ms. De La Fuente, sa mga gantong insidente, pati sila, agrabyado. Ayan ang kasabihan nila dyan eh. Milking cows daw kami ng mga nanguhuli, ng mga enforcers. Another thing na milking cow kami, eh yung mga naa-aksidente naman namin. Ang tingin nila, wow, bus company, 6 million ang isa, mayaman ang may-ari nito.